ang pahayag kay Juan. Panimula. Ang pahayag kay Juan ay sinulat noong kasalukuyang inuusig ang mga Kristiyano dahil sa kanilang pananalig kay Hesukristo bilang Panginoon. Ang pangunahing layunin ng sumulat ay bigyan ng pag-asa at lakas ng loob ang kanyang mambabasa, at payuhan sila na manatiling tapat kahit sa panahon ng paghihirap at pag-uusig. Ang malaking bahagi ng aklat ay binubuo ng ilang pahayag at pangitaing inilalahad bilang sagisag ng katotohanan. Naunawaan ito ng mga Kristiyano ng panahong iyon, subalit mananatiling hiwaga sa ibang mananampalataya. Tulad ng paksa ng isang tugtugin, ang mga paksa ng aklat na ito ay inuulit-ulit sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng iba't ibang pangitain. Bagamat nagkakaiba-iba ng palagay tungkol sa mga detalye ng pagbibigay kahulugan, ang pangunahing paksa ng aklat na ito ay malinaw. Lulupigin ng Diyos ang kanyang mga kaaway, kabilang si Satanas, sa pamamagitan ni Kristo, at gagantimpalaan ang kanyang mga anak na tapat. Kapitulo 1. Ito ang paghahayag ng Diyos kay Hesukristo at kanya namang iniahayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel. Ang layo ng paghahayag na ito ay ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Ito ang patotoo ni Juan sa mga nakita niya tungkol sa inihayag ng Diyos at pinatunayan ni Hesukristo. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa huling iniahayag nito, at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito'y malapit nang maganap. Buhat kay Juan sa 7 iglesia sa Asia. Sumayin niyo ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating, at mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono, at mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay, at hari ng mga hari sa lupa. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid na kasama ninyo sa paghihirap, paghahari at pagtitiis dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa pulo ng Patmo sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. Nooy araw ng Panginoon, kinasihan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta. Ang sabi, isulat mo ang iyong nakikita at ipadala mo sa 7 iglesia, sa Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animoy lalaki, nakadamit ng abot sakong at may pamigkis na ginto sa kanyang dibdib. Kasimputi ng bulak o ng niebe ang kanyang buhok, at nagniningas na parang apoy ang kanyang mga mata. Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong dinalisay sa pugon at pinakintab. Animo ugong ng tubig ng isang malaking talon ng kanyang tinig. May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay, at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalas na tabak na 2 talim. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na tulad ng araw sa katanghalian. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na nalugmok sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot,
Ako ang simula at ang wakas, at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit masdan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang mga kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at mangyayari pa. Ito ang kahulugan ng pitong bituing hawak ko at ng pitong ilawang ginto. Ang pitong bituin ay mga anghel ng pitong iglesia at ang pitong ilawang ginto ay ang pitong iglesia. Kapitulo 2. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang ipinasasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay, ang lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang iyong mga pagpapagal at pagtatyaga. Alam kong namumuhi ka sa masasama. Sinubok mo ang mga nagpanggap na apostol, at napatunayan mong sila'y bulaan. Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi nanlupaypay. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikdaan ang iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, paririyan ako at aalisin ko sa kinalalagyan ng iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapopuotan mo ring tulad ko ang ginagawa ng mga Nicolaita. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa halamanan ng Diyos. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Esmirna. Ito ang ipinasasabi niya na siyang simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. Nalalaman ko ang mga pagsubok na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirampuri sa iyo ng mga nagpapanggap na mga Hudyo. Ngunit ang totoo, sila'y mga kampon ni Satanas. Huwag mong katakutan ang mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Tandaan mo, ipabibilanggo ng Diablo ang ilan sa inyo bilang isang pagsubok. Magtitiis kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang matapat hanggang kamatayan, at ipagkakalob ko sa iyo ang putong ng buhay. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi magdaranas ng pangalawang kamatayan. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Pergamo. Ito ang ipinasasabi ng may hawak ng matalas na tabak na 2 talim. Nalalaman kong nakatira ka sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas. Gayunman, nananatili kang tapat sa akin. Hindi mo tinalikdan ang iyong pananalig sa akin kahit noong si Antipas na tapat kong lingkod ay patayin diyan sa bayan mong tinitirhan ni Satanas. Ngunit may hinanakit ako sa iyo dahil sa ilang bagay. May ilan sa inyo na sumusunod sa aral ni Balaam na nagturo kay Balak na magbunsod sa mga Israelita na magkasala. Dahil dito, kumain sila ng pagkain inihandog sa mga disdiyosan at gumawa ng mga kahalayan. May ilan din sa inyong sumusunod sa aral ng mga Nicolaita. Kaya nga, pagsisihan ninyo at talikdaan ang inyong mga kasalanan. Kung hindi, paririyan ako sa lalong madaling panahon at
pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay ibibigay ko ang nakatagong pagkain mula sa langit. Bibigyan ko rin ang bawat isa sa kanila ng puting bato na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sino mang nakaalam maliban sa tatanggap niyo. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Tiatira. Ito ang sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang nagniningas na parang apoy at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. Nalalaman ko ang ginagawa mo at ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtatyaga. Nalalaman kong higit kaysa noong una ang ginagawa mo ngayon. Ngunit ito ang masasabi ko laban sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na sugo ng Diyos. Nililin lang niya ang mga lingkod at ibinubulid sa kahalayan, at inuudyukang kumain ng pagkain inihandog sa mga disdiyosan. Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikda ng mahalay na pamumuhay, ngunit ayaw niyang magbago. Pakinggan mo, mararatay siya sa higaan, pati na ang mga nakiapid sa kanya. Magdarana sila ng matinding kahirapan kung hindi nila pagsisisihan ang kasamaang kanilang ginawa sa piling niya. Papatayin ko rin ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesia na ako ang sumisiyasat sa puso't isip ng mga tao. Gagantihin ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. Ngunit ang ibang taga-Tiatira na hindi nakinig sa masamang turo ni Jezebel at hindi natuto sa tinatawag na malalalim na lihim ni Satanas, ay hindi ko bibigyan ng pasanin. Gayunmay, ingatan ninyong mabuti ang mga katangiang nasa inyo hanggang sa pagdating ko. Sa magtatagumpay at tutupad ng kalooban ko hanggang wakas, ibibigay ko ang pamamahalang gaya ng tinanggap ko sa aking ama, ang pamamahala sa mga bansa. Mamamahala siya sa pamamagitan ng kamay na bakal at dudurugin niya ang mga bansa, gaya ng pagdurog sa palayok. Ibibigay ko rin sa kanya ang tala sa umaga. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kapitulo 3. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis. Ito ang sinasabi ng may pitong espiritu ng Diyos at may pitong bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Ipinalalagay kang buhay. Ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Gumising ka at pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabi sa iyo nang di tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi paganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Alalahanin mo kung paano mong tinanggap ang mga aral na iyong narinig. Isagawa mo ang mga iyon. Pagsisihan mo talikda ng iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, paririyan akong gaya ng magnanakaw. Hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Gayunman, may ilan diyan sa Sardis na nag-iingat at napanatiling malinis ang kanyang damit. Kaya't magiging kasama-sama ko silang nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti at hindi ko aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilanlin ko siya sa harapan ng aking ama at ng kanyang mga anghel. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Isulat mo sa anghel ang iglesia sa Philadelphia.
Ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan. Siya na may hawak ng susi ni David. Walang makapagsasara ng anumang buksan niya at walang makapagbubukas ng anumang sanhan niya. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Alam kong kakaunti ang kakayahan mo. Ngunit sinunod mo ang aking turo at naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko ang isang pinto sa harapan mo at walang sino mang makapagsasara nito. Pakinggan mo, padudulugin ko sa iyo at payuyukurin sa harapan mo ang pangkat ni Satanas na nagsisinungaling at nagpapanggap ng mga Hudyo upang malaman nilang iniibig kita. Sapagkat tinutupad mo ang aking utos na matiyaga, iingatan naman kita pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanglibutan. Darating ako sa lalong madaling panahon. Ingatan mo ang mga katangiang nasa iyo upang hindi maagaw ninuman ang iyong korona. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya maaalis doon magpakailanman. Iuukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit buhat sa aking Diyos. Iuukit ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang matapat at tunay na saksi, at siyang pinagmula ng lahat ng nilalang ng Diyos. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig at hindi mainit. Maano sanang malamig ka o mainit? Ngunit dahil sa ikaw ay malahininga, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sasabihin mo, ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad at bulag. Kaya nga ipinapayo kong bumili ka sa akin ng dinalisay na ginto upang ikaw'y maging tunay na mayaman. Bumili ka rin ng puting damit upang matakpan ang nakahihiyamong kahubaran at ng gamot sa mata ng ikaw ay makakita. Tinuturoan ko at sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Kaya nga, magsikap ka. Pagsisihan mo at talikdaan ang iyong kasalanan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking luklukan. Kung paano ako'y nagtagumpay at nakaupo ngayon sa tabi ng aking ama sa kanyang luklukan. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kapitulo 4. Pagkatapos nito, ibang pangit ay naman ang aking nasaksihan. Nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto, at muli kong narinig ang tinig na gaya ng isang trompeta na ang sabi, "Umakyat ka rito, at ipakikita ko sa iyo ang darating na mga pangyayari." Walang ano-ano'y kinasihan ako ng Espiritu, at nakita ko sa langit ang isang trono, at ang nakaluklok doon. Ang mukha niya ay maningning na gaya ng mahalagang batong haspe at kornalina. May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid dito ang 24 pang trono. Nakaluklok doon ang 24 na matatanda. Puti ang kanilang kasuotan at may koronang ginto ang bawat isa. Mula sa trono ay gumuguhit ang kidlat, kasabay ng malalakas na ugong at nakatutulig na kulog.
May pitong nagniningas na sulo sa harap ng trono. Ito ang pitong espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono, may tila dagat na salaming sinlinaw ng kristal. Nakapaligid sa trono, sa bawat panig nito, ang apat na nilalang na buhay na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Katulad ng leon ang unang nilalang na buhay. Katulad naman ng baka ang pangalawa. May mukhang katulad ng tao ang pangatlo. At katulad ng agilang lumilipad ang pangapat. Tiga-anim na pagpak ang apat na nilalang na buhay. At tadtad ng mga mata ang bawat isa sa loob at labas. Walang tigil ang pag-awit nila araw at gabi. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan, at siyang darating. At habang umaawit sila ng papuri, parangal at pasasalamat sa nakaluklok sa trono, ang nabubuhay magpakailanman, ang 24 na matatanda na may nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaluklok doon, ang nabubuhay magpakailanman. Iniaalay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabing, "Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan, pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinananatili." Kapitulo 5. Nakita ko ang isang kasulatang nakalulon na hawak sa kanang kamay ng nakaluklok sa trono. May sulat ang magkabilang panig nito at may pitong tatak. At nakita ko rin ang isang makapangyarihang anghel na nagpahayag ng malakas. Sino ang karapat-dapat na sumira sa mga tatak at magbukas sa kasulatang nakalulon? Ngunit walang nasumpungan sa langit, sa lupa o sa ilalim ng lupa na makapagbubukas at makatitingin sa nilalaman na iyon. Buong kapaitan akong nanangis sapagkat walang natagpo ang karapat-dapat. Kaya't sinabi sa akin ng isa sa matatanda, "Huwag kang manangis. Tingnan mo, ang leon mula sa lipi ni Huda, ang anak ni David, ang siyang nagtagumpay at may karapatang sumira sa pitong tatak at magbubukas sa kasulatang nakalulon." Pagkatapos, may nakita akong isang kordero na nakatayo sa pagitan ng matatanda at ng tronong napaliligiran ng apat na nilalang na buhay. May mga bakas na nagpapakilalang pinatay na ang kordero. Ito'y may pitong sungay at pitong mata na siyang pitong espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong sanlibutan. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatang nakalulon sa kanang kamay ng nakaluklok sa trono. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang apat na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda. May hawak na alpa ang bawat isa at may gintong mangkok na puno ng kamangyan. Ito ang panalangin ng mga banal. Inaawit nila ang bagong awit na ito. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatang nakalulon at sumira sa mga tatak na iyon. Sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong kamatayan, ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo silang isang liping maharlika at mga saserdote para maglingkod sa ating Diyos, at sila ay maghahari sa lupa. Tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng libo-libot laksa-laksang anghel. Sila ay nakapaligid sa trono sa apat na nilalang na buhay at sa matatanda. Umaawit sila ng ganito, "Ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan at kalakasan, papuri, paggalang at pagdakila."
At narinig kong nag-aawitan ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat lahat ng nilikha sa buong sanglibutan. Sa kanya na nakaluklok sa trono at sa kordero, sumaka nila ang kapurihan at karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, magpakailanman. Tumugon ang apat na nilalang na buhay. Amen. At nagpatira pa ang matatanda at nagsisamba. Kapitulo 6. Nakita kong sinira ng kordero ang una sa pitong tatak. At narinig kong nagsalitang sinlakas ng kulog ang isa sa apat na nilalang na buhay. Halika, sabi niya. Pagtingin ko, nakita ko ang isang kabayong puti na ang sakay ay isang may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya'y humayo upang patuloy na magtagumpay. Sinira ng kordero ang pangalawang tatak at narinig kong sinabi ng pangalawang nilalang na buhay, halika! Isa namang kabayong pula ang lumitaw. Ang nakasakay rito ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Isang malaking tabak ang ibinigay sa kanya. Sinira ng kordero ang pangatlong tatak. At narinig kong sinabi ng pangatlong nilalang na buhay, halika! Isang kabayong itim ang nakita ko. May hawak na timbangan ng sakay nito. May narinig akong wari isang tinig buhat sa kinaroroonan ng apat na nilalang na buhay. Ang sabi, isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong paggawa, at tatlong takal na sibada lamang ang mabibili ng gayon ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ng langis, ng ulibo, at ang alak. Sinira ng kordero ang pang-apat na tatak, at narinig kong sinabi ng pang-apat na nilalang na buhay, halika! At nakita ko naman isang kabayong maputla ang kulay. Ang pangalan ng sakay nito ay Kamatayan, at kabuntot niya ang Hades. Binigyan sila ng kapangyarihan sa ika-apat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng tabak, tagutom, salot, at mababangis na hayop. Sinira ng kordero ang panlimang tatak, at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at sa matapat na pagsaksi rito. Ubos lakas silang sumigaw, O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat. Gaano pa katagal kaming maghihintay? Kailan mo pa huhukuman at parurusahan ang mga taong pumatay sa amin? Binigyan ng puting kasuutan ang bawat isa sa kanila, at sinabi sa kanila na magpahinga ng kaunting panahon pa hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasamahan sa paglilingkod kay Kristo na papatayin ding tulad nila. At sinira ng kordero ang pang-anim na tatak. Lumindol ng malakas. Ang araw ay naging itim tulad ng damit na panluksa. Naging kasimpula ng dugo ang buwan. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin, parang mga bubot na bunga ng igos kung binabayo ng malakas na hangin. Nawala ang langit na gaya ng kasulatang biglang nalulon, at naalis sa kinalalagyan ang mga bundok at mga pulo. Nagtago sa mga yungib at sa pagitan ng mga bato sa bundok ang mga hari sa lupa, ang mga mahalika, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan, lahat ng tao, malaya man o alipin. At sinabi nila sa mga bundok at mga bato, tabunan ninyo kami para hindi namin makita ang mukha na nakaluklok sa trono at di madama ang puot ng kordero. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng pagbubuhos ng kanilang puot, at sino ang makatatagal? Kapitulo 7.
Pagkatapos nito ay may nakita akong apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang apat na hangin upang huwag munang humihip sa lupa, sa dagat, o sa alinmang punong kahoy. At nakita kong umakyat sa gawing silangan ng isa pang anghel, taglay ang pangtatak ng Diyos na buhay. Humihiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy. Hintay ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ng bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Sa lipi ni Huda, 12,000. Sa lipi ni Ruben, 12,000. Sa lipi ni Gad, 12,000. Sa lipi ni Aser, 12,000. Sa lipi ni Neftali, 12,000. Sa lipi ni Manasses, 12,000. Sa lipi ni Simeon, 12,000. Sa lipi ni Levi, 12,000. Sa lipi ni Issachar, 12,000. Sa lipi ni Zabulon, 12,000. Sa lipi ni Jose, 12,000. At sa lipi ni Benjamin, 12,000. Pagkatapos nito ay nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda, at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen! Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman. Amen! Tinanong ako ng isa sa matatanda, sino ang mga taong nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nililis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw at gabi sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono ang kukup-kup sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw o mapapaso ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastor nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay. At papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Kapitulo 8. Nang sirain ng kordero ang ikapitong tatak, naghari sa langit ang katahimikan sa loob ng halos kalahating oras. Pagkatapos nito'y nakita kong binigyan ng trompeta ang bawat isa sa pitong anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Isa pang anghel na may dalang gintong insensaryo ang dumating at tumayo sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming kamangyang upang ihandog sa dambanang ginto sa harap ng trono, kalakip ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Mula sa kamay ng anghel, pumailan lang sa harapan ng Diyos ang usok ng kamangyang kasabay ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Pagkatapos, ang anghel ay kumuha ng mga baga sa dambana, inilagay sa insensaryo, at inihagis sa lupa. Kapag dakay kumulog, nagkaingay, kumidlat, at lumindol.
At humanda ang pitong anghel upang hipaan ang kanilang trompeta. Nang hipaan ang unang anghel ang kanyang trompeta, umula ng yelo at apoy na may kahalong dugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa, ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy, at ang lahat ng sariwang damo. Nang hipaan ang ikalawang anghel ang kanyang trompeta, bumagsak sa dagat ang isang animoy malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. Namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na naroon, at nawasak ang ikatlong bahagi ng bilang ng mga sasakyang dagat. Nang hipaan ang ikatlong anghel ang kanyang trompeta, nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo at bumagsak sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang bituin ay tinatawag na kapaitan. Pumait ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Nang hipaan ang ikaapat na anghel ang kanyang trompeta, napinsala ang ikatlong bahagi ng araw, ng buwan at ng mga bituin, kaya't nawala ang ikatlong bahagi ng kanilang liwanag. Nagdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon at walang tumanglaw sa ikatlong bahagi ng magdamag. Pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan at narinig kong sumisigaw, kalagim-lagim ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa pagtunog ng mga trompetang hihipan ng tatlo pang anghel. Kapitulo 9. Nang hipaan ng ikalimang anghel ang kanyang trompeta, nakita kong nahulog sa lupa ang isang bituin. Ibinigay rito ang susi ng banging napakalalim. Binuksan ang bituin ng bangin. Lumabas ang usok na singkapal ng usok ng malaking horno, kaya't nagdilim ang araw at ang papawirin. Naglabasa ng mga balang mula sa usok at kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kapangyarihang manakit tulad ng alakdan. Ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punong kahoy o anumang halaman. Yaon lamang mga taong walang tatak ng Diyos sa kanilang noo ang sasaktan nila. Hindi pinahintulutan ang mga balang na patayin ang mga taong ito, kundi pahirapan lamang sa loob ng 5 buwan. Parang kagat ng alakdan ang kirot ng nagpapahirap na ito. Sa loob ng panahong ito'y hahanapin nila ang kamatayan, ngunit hindi masumpungan. Iibigin nilang mamatay, ngunit lalayuan sila ng kamatayan. Parang mga kabayong handa sa pakikidigma ang mga balang, sila'y may putong na parang koronang ginto, at parang mukha ng tao ang kanilang mukha. Parang buhok ng babae ang kanilang buhok, at parang ngipin ng leyon ang kanilang ngipin. Natatakpan ng animoy mga baluting bakal ang kanilang dibdib, at ang pagakpak ng kanilang pakpak ay parang ragasan ng mga karwahe at mga kabayong pumapalaot sa labanan. Sila ay may buntot at tibo gaya ng sa alakdan. Nasa buntot nila ang kapangyarihang manakit na mga tao sa loob ng 5 buwan. Ang hari nila ay ang anghel na bantay sa banging napakalalim. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreyo ay Abaddon, nang ibig sabihin ay tagapagwasak. Nakaraan ang unang lagim, 2 pa ang darating. Nang hipaan ng 6 na anghel ang kanyang trompeta, narinig ko ang isang tinig na nanggagaling sa mga sulok ng dambanang ginto na nasa harapan ng Diyos. At sinabi nito sa 6 na anghel na may trompeta, "Kalagan mo ang 4 na anghel na nakagapos sa tabi ng malaking ilog Euphrates." At pinalaya ang 4 na anghel upang patayin ang 3rd bahagi ng sangkatauhan. Talagang inihanda sila para sa oras, araw at buwan ng taong ito. Sinabi sa akin na ang bilang ng hukbong nakakabayo ay 200 milyon. Nakita ko sa pangitain ng mga kabayo at ang mga sakay nito na may baluting kakulay ng apoy, bughaw na gaya ng sapiro, at dilaw na parang asupre. Parang ulo ng leyon ang ulo ng mga kabayo. Mula sa kanilang bibig ay bumubuga ang apoy, usok at asupre.
tatlong salot na pumatay sa ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Ang kapangyarihan ng mga kabayo'y nasa kanilang bibig at nasa buntot na parang ahas at may ulo na siyang ginagamit sa pananakit. Ang nalabi sa sangkatauhan, iyaong hindi namatay sa mga salot na ito, ay hindi nagsisi. Hindi sila tumalikod at di tumigil ng pagsamba sa mga demonyo at sa mga disdiyosang likha ng kanilang kamay. Mga larawang ginto, pilak, tanso, bato, at kahoy na di nakakakita, nakaririnig, o nakalalakad. Ni hindi rin nila pinagsisihan ang kanilang mga pagpatay, pandaraya, pakikiapid, o pagnanakaw. Kapitulo 10. Pagkaraan ito, nakita ko ang isa pang makapangyarihang anghel na bumababa mula sa langit. Siya ay nababalot ng ulap at may bahaghari sa kanyang ulunan. Nagniningning na parang araw ang kanyang mukha, at tulad ng mga haliging apoy ang kanyang mga binti. May tangan siyang isang maliit na kasulatang nakabukas. Itinuntong niya sa dagat ang kanyang paa, at sa lupa ang kaliwa. Sumigaw siya, at ang kanyang tinig ay parang atungal ng leon. Tinugon siya ng dagundong ng pitong kulog. Nang matapos ang dagundong, ay susulat sana ako, ngunit narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, "Ilihim mo ang sinabi ng pitong kulog, huwag mong isulat." At ang anghel na nakita kong nakatuntong sa dagat at sa lupa, ay nagtaas ng kanang kamay, at nanumpa sa ngalan ng Diyos na nabubuhay magpakailanman, na lumalang ng langit, lupa, dagat, at lahat ng naroon. Ang wika ng anghel, hindi na magtatagal. Kapag hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta, isasagawa na ng Diyos ang lihim niyang panukala, gaya na ipinahayag niya sa mga propeta na kanyang lingkod. Pagkatapos ay muling nangusap sa akin ang tinig na narinig kong nagsasalita mula sa langit. Lumapit ka sa anghel na nakatungtong sa dagat at sa lupa, at kunin mo ang hawak niyang kasulatang nakabukas. Nilapitan ko ang anghel, at hiningi ang kasulatan. Ang wika niya sa akin, kunin mo at kanin ito. Mapait iyan sa sikmura, ngunit sa bibig mo'y sintamis ng pulupukyutan. Inabot ko at kinain ang maliit na kasulatan. Matamis nga ang katulad ng pulot pukyutan, ngunit nang malunok ko na ay pumait ang aking sikmura. At sinabi niya sa akin, kailangang ipahayag mong muli ang mga hula tungkol sa iba't-ibang mga tao, bansa, wika, at mga hari. Kapitulo 11. Pagkaraay ibinigay sa akin ng anghel ang isang panukat na parang tungkod at sinabi, tumindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana, at bilangin mo ang mga sumasamba roon. Ngunit huwag mo nang sukatin ang mga bulwagan sa labas ng templo, sapagkat ibinigay na iyon sa mga taong di kumikilala sa Diyos. Yuyurakan nila ang banal na lungsod sa loob ng 42 buwan. Subalit, ipadadala ko ang 20 saksi na nakadamit ng sako, at sa loob ng 1,260 araw na iyon, ay ipahayag nila ang salita ng Diyos. Ang mga saksing ito ay ang 2 punong olibo at 2 ilawan sa harapan ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, lalabas sa bibig nila ang apoy na tutupok sa kanilang mga kaaway. May kapangyarihan silang ipinid ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing maibigan nila. Pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila.
Matatalo sila at mapapatay ng halimaw at ang kanilang bangkay ay mahahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod na ang mahiwagang pangalan ay Sodoma o Ehipto. Dito rin ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng 3 araw at kalahati, ang kanilang mga bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa. At hindi sila papayag na ilibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng dalawang ito. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo, sapagkat ang dalawang propetang iyon ay nagdulot ng labis na kahirapan sa kanila. Pagkalipas ng 3 araw at kalahati, ibinalik ng Diyos ang kanilang buhay, at sila'y tumindig. Nasindak ng gayon na lamang ang mga nakakita. Pagkatapos ay narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa langit na ang wika, "Umakyat kayo rito." At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, napasalangit sila sa isang ulap. Lumindol ng napakalakas ng oras ding iyon. Nawasak ang 10% ng lungsod at 7,000 ang namatay. Ang natirang mga tao ay natakot at dinakila nila ang Diyos ng kalangitan. Naganap na ang 2 lagim at magaganap na rin ang 3 sa lalong madaling panahon. Nang hipa ng 7 anghel ang kanyang trompeta, may malalakas na tinig buhat sa langit na nagwika. Ang paghahari sa sanglibutan ay inilipat na sa ating Panginoon at sa kanyang Mesiyas. Maghahari siya magpakailanman. At ang 24 na matatandang nakaupo sa kani-kanilang luklukan sa harapan ng Diyos ay nagpatira pa at sumamba sa kanya. Ang sabi nila, "Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos, sa kasalukuyan at sa nakaraan, nagpapasalamat kami na ginamit mo ang iyong walang hanggang kapangyarihan at nagpasimula ka ng maghari. Nagngingit-ngit ang mga di kumikilala sa Diyos, ngunit dumating na ang panahon ng iyong puot. Ang paghatol sa mga patay at pagbibigay na gantimpala sa mga propetang lingkod mo at sa iyong mga hinirang sa lahat ng may takot sa iyo, dakilam at hamak. Panahon na upang lipulin mo ang mga nagpahirap sa sanlibutan." Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Pagkatapos ay gumuhit ang kidlat. Dumagundong ang kulog. Narinig ang malalakas na ingay. Lumindol at umulan ng yelo. Kapitulo 12. Kasunod nito ay lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak kaya't napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito ay may 7 ulo at 10 sungay. At may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3/3 ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng mga anak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya, upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. Pagkaraan nito ay sumiklab ang digmaan sa langit. Naglaban si Arkanghel Miguel kasama ang kanyang mga anghel at ang dragon, kasama naman ang kanyang mga kampon. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon, at pinalaya sila sa langit. Itinapon ang dambuhalang dragon
ang matandang ahas na ang pangalay Diablo o Satanas, na dumaya sa buong sanglibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit at nagsabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesyas ang kanyang karapatan. Pagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Nagtagumpay sila laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan. Hindi sila nang hinayang sa kanilang buhay. Kaya't magala kayo, kalangitan, at lahat ng naninirahan diyan. Subalit, kalagim-lagimang daranasin ninyo lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng Diablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. Nang makita ng dragon na itinapon siya sa lupa, tinugis niya ang babaeng nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit ang babae ay binigyan ng mga pakpak ng malaking agina upang makalipad patungo sa ilang. Doon siya itatago sa loob ng 3 taon at kalahati upang maligtas sa pananalakay ng ahas. Dahil dito, ang ahas ay nagbuga ng tubig na animoy ilog upang tangayin ang babae. Datapwat bumuka ang lupa at hinigop ang tubig na ibinuga ng dragon kaya't naligtas ang babae. Sa galit ng dragon, binalingan nito ang nalalabing lahi ng babae upang digmain. Ito ang mga taong sumusunod sa utos ng Diyos at nananatiling tapat sa katotohanan ng inihayag ni Jesus. At tumayo sa dalampasigan ang dragon. Kapitulo 13. Pagkatapos ay nakita kong umaahon sa dagat ang isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. May korona ang bawat sungay, at sa bawat ulo ay nakasulat ang isang pangalang lumalait sa Diyos. Parang leopardo ang halimaw, may mga paang tulad ng mga paa ng oso, at bibig na animoy bunganga ng leon. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang sariling lakas, luklukan, at malawak na kapangyarihan. Ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang nagtamo ng sugat na sukat ikamatay. Ngunit gumaling ito. Namangha ang buong daigdig sa nangyari, at nagsisunod sila sa halimaw. Sinamba ng lahat ng tao ang dragon sapagkat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw. Sino ang makatutulad sa halimaw? Sino ang makalalaban sa kanya? Anila. Pinahintulutan ng halimaw na maghambog, lumait sa Diyos, at maghari sa loob ng 42 buwan. Nilait nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos, at ang lahat ng naroroon. Pinahintulutan siyang digmain at talunin ang mga hinirang ng Diyos, at binigyan ng karapatang mamahala sa bawat lipi, bayan, wika at bansa. Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, magmula pa ng likhain ng sanglibutan. Ang aklat na ito'y iniingatan ng korderong pinatay. Kung kayo may pandinig, makinig kayo. Ang sinumang itakdang mabihag ay mabibihag nga. Ang matakdang mamatay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Kaya't kailangang magpakatatag at manalig ang mga hinirang ng Diyos. At nakita ko ang isa pang halimaw na lumitaw sa lupa. May 2 sungay ito na tulad ng mga sungay ng kordero. Ngunit ang kanyang tinig ay parang tinig ng dragon. Naglingkod siya sa unang halimaw at ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan nito. Ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw na may malubhang sugat na gumaling na. Kahanga-hanga ang mga himalang ginawa ng pangalawang halimaw, anupat nagpababa siya ng apoy mula sa langit sa paningin ng mga tao. Nalinlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga himalang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Nahikayat niya silang gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak, ngunit gumaling.
Pinahintulutan din ang pangalawang halimaw na bigyan ng hininga ang larawan ng unang halimaw. Kaya't nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Sa pilitang pinatatakaan ng halimaw, sa kanang kamay o noo, ang lahat ng tao, dakila at aba, mayaman at mahirap, alipin at malaya. At walang maaaring magbili o bumili maliban na may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na kutumbas niyon. Kailangan dito ang talino. Maaaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang na katumbas ng pangalan ng halimaw, sapagkat ito ay pangalan ng isang lalaki. Ang bilang ay 666. Kapitulo 14. Tumingin ako at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion, kasama ang 144,000 katao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na parang ugong ng isang mabilis na talon at dagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko ay parang tugtugan ng mga manunugtog sa alpa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono, at ng apat na nilalang na buhay, at ng 24 na matatanda. Walang makaunawa sa awit na yaon kundi ang 144,000 na tinubos sa sanlibutan. Ito ang mga lalaking hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Hindi sila nag-asawa. Sumusunod sila sa kordero saan man siya magtungo. Sila ay tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman. Wala silang anumang kapintasan. Nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa kalawakan, dala ang di magmamaliw na mabuting balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa sa lahat ng bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya ng malakas, "Matakot kayo sa Diyos at purihin ninyo ang kanyang kadakilaan, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Sambahin ninyo ang Diyos na lumalang ng langit, lupa, dagat, at mga bukal ng tubig." Sumunod ang ikalawang anghel na nagsasabi, "Bumagsak na! Bumagsak na ang dating makapangyarihang Babylonia. Binigyan niya ng alak ang lahat ng tao, ng kanyang matapang na alak ng kahalayan, at pilit na ipinainom ito sa kanila." Sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na malakas na nagsasabi, "Sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at tumatanggap ng tatak sa kanyang noo o kamay, ay iinom ng alak ng poot ng Diyos na ibinuhos na walang halo sa saro ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng kordero at ng banal na mga anghel. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay paiilan lang magpakailanman. Araw at gabi ay walang kapahingahan ng mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan, at ang sinumang tumanggap ng kanyang tatak. Kaya't kailangang magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nananatili sa pananalig kay Jesus." At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, "Isulat mo ito. Mula ngayon, mapapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan." Tunay nga, sabi ng Espiritu, magpapahinga na sila sa kanilang pagpapagal, sapagkat susundan sila ng kanilang mga gawa. Tumingin ako at nakita ko ang isang puting ulap, at nakaupo rito ang isang nilikhang animoy tao. May koronang ginto at may hawak na isang matalas na karit. Isa pang anghel ang lumalabas mula sa templo at malakas na nagsalita
sa nakaupo sa ulap, gamitin mo na ang iyong karit. Gumapas ka na pagkat panahon na. Hinug na ang aanihin sa lupa. Ikinampay na nakaupo sa ulap ang kanyang karit at nagapas ang anihin sa lupa. At isa pang anghel ang nakita kong lumabas sa templo sa langit. May hawak din siyang matalas na karit. Lumabas mula sa dambana ang isa pang anghel, ang namamahala sa apoy. Sinabi niya sa anghel na may matalas na karit, gamitin mo na ang iyong karit, at anihin mo na ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa, sapagkat hinog na. Kaya't ikinampay ng anghel ang kanyang karit, inani ang mga ubas, at inihagis sa pisaan na siyang matinding poot ng Diyos. Pinisa sa labas ng bayan ang mga ubas at mula sa pisaan ay bumaha ng dugo. 200 milya ang haba at 5 talampakan ng lalim. Kapitulo 15. Nakita ko ang isa pang kagilagilalas na pangitain sa langit. 7 anghel na may dalang 7 salot. Ito ang panghuling mga salot sapagkat dito magwawakas ang poot ng Diyos. May nakita akong animoy dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito at sa nagtataglay ng pangalang katumbas ng isang bilang. Nakatayo sila sa dagat na animoy kristal. Hawak ang mga alpang ibinigay ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos at ang awit ng kordero. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. O hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga daan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatangging magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Pagkatapos nito ay nakita ko ring bumukas ang santuwaryo ng toldang tipanan ng Diyos at ng tao. Lumabas mula sa templo ang 7 anghel na may dalang 7 salot. Nakasuot sila ng malinis na puting lino at may gintong pamigkis sa dibdib. Ibinigay sa kanila ng isa sa 4 na nilalang na buhay ang 7 mangkok na ginto. Ang mga ito'y punong-puno ng poot ng Diyos na nabubuhay magpakailanman. Ang templo ay napuno ng usok na nagmumula sa kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. At walang makapasok sa templo hanggat di tapos ang 7 salot na dala ng 7 anghel. Kapitulo 16. Mula sa templo ay narinig ko ang isang malakas na tinig na naguutos sa 7 anghel. Humayo na kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang laman ng 7 mangkok na siyang poot ng Diyos. Humayo ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok. Dahil dito ay nagkaroon ng mahahapdi at nakapandidiring sugat ang mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa kanyang larawan. Ibinuhos ng 2 anghel ang laman ng kanyang mangkok na sa dagat. Ang tubig ay naging parang dugo ng patay na tao, at namatay ang bawat nilikhang may buhay na nasa dagat. Ibinuhos ng 3 anghel ang laman ng kanyang mangkok sa mga ilog at mga bukal, at naging dugo rin ang mga ito. Narinig kong sinabi ng anghel na tagapamahala sa mga tubig, ikaw ang banal na nabubuhay ngayon at noong una. Matuwid ka sa ginawa mong paghatol, sa mga nagpadanak ng dugo ng mga hinirang at ng mga propeta. Binigyan mo sila ng dugo upang inumin. Iyan ang marapat sa kanila. At narinig ko mula sa dambana ang salitang ito, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, talagang matuwid at tama ang paghatol mo.
Ibinuhos ng ikaapat na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa araw. At ito'y binigyan ng kapangyarihang sunugin ng kanyang matinding init ang mga tao. Nasunog nga sila, ngunit sinumpa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magpadala ng gayong mga salot sa halip na magsisi at talikda ng kanilang mga kasalanan at magpuri sa kanya. Ibinuhos ng kalimang anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa luklukan ng halimaw, at nagdilim ang kaharian nito. Napakagatlabi sa kirot ang mga tao, at sinumpa nila ang Diyos dahil sa dinaranas nilang hirap at taglay ng mga sugat. Gayunmay, hindi rin sila nagsisi at tumalikod sa masasama nilang gawain. Ibinuhos ng ika-anim na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Natuyo ang ilog at nagkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. At nakita kong lumalabas mula sa bunganga ng dragon at ng halimaw at ng bulaang profeta ang tatlong karumaldumal na espiritong anyong palaka. Ito'y mga demonyong gumagawa ng kababalaghan. Nililibot nila ang lahat ng hari sa buong daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makinig kayo, ako'y darating na gaya ng magnanakaw. Mapalad ang nananatiling gising at hindi naghubad ng kanyang kasuutan. Hindi siya lalakad na hubad at di mapapahiya sa madla. At tinipon ng mga espiritu ang mga hari sa dakong tinatawag na Armageddon sa wikang Ebreo. Ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid. May nagsalita ng malakas mula sa trono sa templo. Naganap na! Kumidlat, kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Talagang napakalakas. Nahati sa tatlong bahagi ang malaking lungsod, at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babylonia. Pinainom ito ng alak ng kanyang matinding puot. Napawi ang lahat ng pulo, gumuho ang lahat ng bundok. Umula ng malalaking tipak ng yelo at tumitimbang ng halos 50 kilo ang bawat isa, at nabagsakan ng mga tao. At nilait nila ang Diyos dahil dito. Nakapangingilabot ang salot na ito. Kapitulo 17. Pagkatapos, ang isa sa pitong anghel na may dalang pitong mangkok ay lumapit. Aniya, halika, ipakikita ko sa iyo kung paano parurusahan ang reyna ng kahalayan na nakaluklok sa ibabaw ng maraming ilog. Nakiapid sa babaeng ito ang mga hari sa lupa at nalasing sa alak ng kanyang kahalayan ang lahat ng tao sa sanlibutan. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ng isang anghel sa dakong ilang. Nakita ko roon ang isang babaeng nakasakay sa isang pulang halimaw. Ang halimaw ay may 7 ulo at 10 sungay. Nakasulat sa buong katawan nito ang lahat ng salitang panlait sa Diyos. Granate at pula ang damit ng babae. Ginto, mahalagang bato, at perlas ang kanyang mga hiyas. Hawak niya ang isang gintong saro na puno ng kasumpasumpang mga bagay at ng kasamaan ng kanyang pangangalo niya. Nakasulat sa kanyang noo ang isang pangalang may lihim na kahulugan, ang tanyag na Babylonia, ang ina ng mga mapangalunya at ng lahat ng kahalayan sa lupa. At nakita kong ang babaeng ito'y lasing sa dugo ng mga hinirang at sa dugo ng mga martir, ang mga pinatay dahil kay Jesus. Nang gilalas ako nang makita ko siya, "Bakit ka namang ha?" tanong sa akin ang anghel. Sasabihin ko sa iyo ang kahulugan ng babae at ng sinasakyan niyang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. Ang halimaw na nakita mo ay buhay noong una, ngunit patay na ngayon. Muli itong lilitaw buhat sa walang hanggang kalaliman at masasadlak sa kapahamakan. Ang mga taong nabubuhay sa lupa, na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ang mga pangalan mula pa ng lalangin ng sanlibutan, ay magugulat
pag nakita nila ang halimaw, sapagkat pinatay na niya ngunit muling lilitaw. Kailangan dito ang talino at pagkaunawa. Ang pitong ulo ay ang pitong burol na inuupaan ng babae. Inilalarawan din nito ang pitong hari. Bumagsak na ang lima sa kanila. Naghahari pa ang isa at ang huli hindi pa dumarating. Pagdating niya, sandali lamang siyang mananatili. At ang halimaw na buhay noong unang ngunit ngayon wala na, ang siyang ikawalong hari. Gayon may isa siya sa pito. Kapahamakan ang hahantungan niya. Ang sampung sungay na nakita mo ay sampung haring hindi pa naghahari. Ngunit mamamahala silang kasama ng halimaw sa loob ng isang oras. Iisa ang layon ng sampung ito, at ipaiilalim nila sa halimaw ang kanilang kapangyarihan at karapatan. Dirigmain nila ang kordero, ngunit sila'y tatalunin ito, sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. Makikihati sa kanyang tagumpay ang mga tinawag, hinirang, at tapat niyang tagasunod. Sinabi rin sa akin ng anghel ang nakita mong mga tubig na inuupaan ng babae ay mga tao, mga bansa, at mga wika. Ang sampung sungay na nakita mo at ang halimaw ay mapupuot sa reyna ng kahalayan. Aagawin nila ang lahat ng ari-arian niya at iiwan siyang hubad. Kakanin nila ang kanyang laman at susunugin ang matitira. Niloob ng Diyos na sila ay magkaisa at ipailalim nila sa halimaw ang kanilang karapatan at kapangyarihan hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos. Ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lungsod na nakapangyayari sa mga hari sa lupa. Kapitulo 18. Pagkatapos nito, nakita kong bumababa mula sa langit ang isang anghel na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaningningan. Ubos lakas siyang sumigaw. Bumagsak na siya. Bumagsak na ang tanyag na Babylonia. Tahanan na lamang siya ngayon ng mga demonyo. Bilangguan ng masasamang espiritu at pugad ng marumi at kasuklam-suklam na mga ibon. Pagkat pinainom niya ng alak ng kanyang kahalayan ang lahat ng bansa. Nakiapid sa kanya ang mga hari sa lupa, at ang mga mangangalakal ay yumaman sa kanyang mahalay na pamumuhay. Narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig na nagsasabi, "Lumayo ka sa kanya, bayan ko. Huwag kang makihati sa kanyang mga kasalanan, upang hindi ka maparusahang kasama niya, sapagkat suko na sa langit ang mga kasalanan niya, at hindi malilimot ng Diyos ang kanyang kasamaan. Gawin ninyo sa kanya ang ginawa niya sa inyo. Gumanti kayo ng ibayo sa kanyang ginawa. Punuin ninyo ang kanyang saro ng inuming higit na mapait kaysa inihanda niya sa inyo. Kung paano siya nagpasasa at nagmataas, ipalasap din ninyo sa kanya ang katumbas na pahirap at kapighatian. Pagkat lagi niyang inuusal, reyna akong itinatanghal, hindi ako balo. Hindi ako daranas ng kasawiang kailanman. Dahil dito, sabay-sabay na daragsa sa kanya sa loob ng isang araw ang mga salot. Sakit, dalamhati at tagutom, tutupukin siya ng apoy. Pagkat makapangyarihan ng Panginoong Diyos na humahatol sa kanya. Tatangis at iiyak ang mga hari sa lupa na nakiapid at nagpakalayaw sa piling niya. Samantalang tinatanaw nila ang usok ng nasusunog na lungsod. Tatayo lang sila sa malayo sapagkat takot silang madamay sa dinaranas niyang parusa. Sasabihin nila, nakapangingilabot. Sa loob lamang ng isang oras ay naganap ang parusa sa dakilang lungsod ng Babylonia. Dahil sa kanya ay tatangis din at magdadalamhati ang mga mangangalakal sa daigdig. Sapagkat wala nang bibili ng kanilang paninda. Wala nang bibili ng kanilang ginto, pilak, mga batong hiyas at perlas, mga lino, seda, telang granate at pula, lahat ng uri ng mabangong kahoy, mga kagamitang garing, mamahaling kahoy, tanso, bakal at marmol,
kanela, mga pampalasa, kamangyang, mira at insenso, alak at langis, harina at trigo, mga baka at tupa, kabayo at karwahe, mga alipin, at pati buhay ng tao. Sasabihin sa kanya ng mga mangangalakal, wala na ang lahat ng mabubuting bagay na hinangad mo. Hindi mo na masusumpungang muli ang lahat ng kayamanan mo, pati na ang iyong kagandahan. Hindi lalapit ang mga mangangalakal na yumaman sa lungsod na iyon sapagkat takot silang madamay sa kanyang paghihirap. Tatangi sila at magdadalamhati. Sasabihin nila, nakapangingilabot ang nangyari sa tanyag na lungsod. Dati nadarantan siya ng lino at telang granate at pula. Napapalamutihan ng ginto, mga batong hiyas at perlas. Sa loob lamang ng isang oras ay naglahong lahat iyon. Mula sa malayo ay tumanaw ang mga kapitan, mga sakay at mga tripulante ng mga sasakyang dagat, at lahat ng nabubuhay sa pagdaragat. At tinangisan nila ang nasusunog na lungsod habang minamasda ng usok na mula roon. Walang katulad ang katanyagan ng lungsod na iyon. Nilagyan nila ng abo ang kanilang ulo at nanangis na sinabi, kalagim-lagim. Kalagim-lagim ang nangyari sa dakilang lungsod. Yumaman ang lahat na humimpil sa kanyang daungan. Ngunit sa loob lamang ng isang oras, ay napawi ang kanyang dingal at yaman. Magalak ka, ulangit, sa nangyari sa kanya. Magalak kayo, mga hinirang, mga apostol at mga propeta, pagkat hinatulan na siya ng Diyos dahil sa ginawa niya sa inyo. Isang makapangyarihang anghel ang kumuha ng isang batong animoy malaking gilingan. Ubos lakas niyang inihagis iyon sa dagat. Sabay wika, ganito ibabagsak ang tanyag na lungsod ng Babylonia, at hindi na siya makikitang muli. Hindi na maririnig sa iyo ang tinig ng mga mangaawit at ang himig ng likha ng mga manunugtog ng alpa, plauta at trompeta. Hindi na makikitang muli sa iyo ang mga dalubhasa sa anumang uri ng gawain, at hindi na maririnig ang ingay ng mga gilingan. Hindi ka na muling matatanglawan ng kahit isang ilawan. Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng ikinakasal, sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang iyong mga ngalakal. Dinaya mo ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. At natagpuan sa kanya ang dugo ng mga propeta, mga hinirang, at lahat ng pinatay sa sanlibutan. Kapitulo 19. Pagkatapos nito, narinig ko ang wari pinag-isang tinig ng maraming tao sa langit at umaawit ng ganito, purihin ang Panginoon. Ang pagliligtas, ang karangalan, at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos. Matuwid at tama ang kanyang hatol, hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa lupa. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay sa mga lingkod ng Panginoon. Muli silang umawit, purihin ang Panginoon. Paiilan lang magpakailanman ang usok ng nasusunog na tanyag na lungsod. Ang 24 na matatanda at ang 4 na nilalang na buhay ay nagpatira pa at sumamba sa Diyos na nakaupo sa trono at nagsabi, Amen, purihin ang Panginoon. May nagsalita mula sa trono, purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat na mga lingkod niya, maging dakila at hamak, kayong may banal na takot sa kanya. Pagkaraay, narinig ko ang animoy pinag-isang tinig ng maraming tao, parang ugong ng malaking talon at dagundong ng mga kulog. Ang wika, purihin ang Panginoon, sapagkat naghahari ang Panginoon, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dapat tayong magalak at magsaya. Purihin natin ang kadakilaan niya dahil sa nalalapit na kasal ng kordero. Nakahanda na ang kasintahang babae. Pinagsuot siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito.
mapalad ang inanyayahan sa piging sa kasal na kordero. Idinugtong pa niya, ito ang tunay na mga salita ng Diyos. Nagpatira pa ako sa kanyang paanan upang sambahin siya. Ngunit sinabi niya sa akin, huwag, ako may aliping tulad mo at ng mga kapatid mong nagpatotoo tungkol kay Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo, pagkat ang katotohanan tungkol kay Kristo ay siyang diwa ng lahat ng sinabi at sinulat ng mga propeta. Pagkaraan ito ay nabuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito ay tinatawag na tapat at totoo pagkat matuwid siyang humatol at makidigma. Parang nagniningas na apoy ang kanyang mga mata at napuputungan siya ng maraming korona. Nakasulat sa kanyang katawan ang pangalan niya, ngunit siya ang tanging nakababatid ng kahulugan niyon. Tigmak ng dugo ang kanyang kasuotan. Salita ng Diyos ang tawag sa kanya. Sumusunod sa kanya ang mga hukbong langit na nakadamit ng malinis at puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. May lumabas na tabak sa kanyang bibig. Gagamitin niya itong panlupig sa mga bansa. At pamamahalaan niya sila sa pamamagitan ng kamay na bakal at paagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ay nakasulat ang pangalang Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nakita ko naman ang isang anghel na nakatayo sa araw. Hiniyawan niya ang mga ibon sa himpapawid. Hali kayo, at magkatipon para sa malaking piging ng Diyos. Hali kayo, kanin ninyo ang laman ng mga hari, ng mga heneral, ng mga kawal, ng mga kabayo at ng kanilang mga sakay. Kanin ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin at malaya, hamak at dakila. At nakita kong nagkatipo ng halimaw ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo upang digmain ang nakasakay sa kabayo at ang hukbo niya. Nabihag ang halimaw. Nabihag din ang bulaang propeta na gumawa ng mga himala sa harapan ng halimaw. Ang mga ito ang ginamit niyang pandaya sa mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito'y inihagis ng buhay sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ang kanilang mga hukbo ay pinatay sa tabak na lumabas sa bibig na nakasakay sa kabayo. At nagsawa ang mga ibon sa kakakain ng kanilang mga bangkay. Kapitulo 20. Pagkaraan ay nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng banging walang hangganan ng lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na siya ring Diablo at Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. At inihagis ito ng anghel sa banging walang hangganan ng lalim, sa kasinarhan at tinatakan ng pinto nito, upang hindi siya makalabas at makapandaya pa sa mga bansa hanggang di natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nooy, palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakalukluk doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito, ni tumanggap man ang tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay sa mga patay. Bubuhayin ang iba pang mga patay pagkaraan ng 1,000 taon. Mapalad at pinagpalang lubos ang mga nakasama sa unang pagbuhay sa mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ng Mesiyas at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon.
Pagkatapos ng 1,000 taon, palalayain si Satanas. Lalabas siya upang dayain ang mga bansa sa buong sanlibutan, ang Gog at Magog. Titipunin sila ni Satanas at isasama sa pakikidigma. Kasindami ng buhangin sa tabing dagat ang hukbong ito. Kumalat sila sa buong sanlibutan at pinaligiran ang kuta ng mga hinilang ng Diyos at ang pinakamamahal niyang lungsod. Ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at inupok sila. At ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawang apoy at asubre na pinagtapunan din sa halimaw at sa mga bulaang propeta. Magkakasama silang pinahirapan araw at gabi, magpakailanman. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaluklok doon, na paramang lupa't langit sa kanyang harapan, at hindi na nakita pang muli. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ng mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Inilabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nalagak sa kanila. Hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kapitulo 21. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal. Gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahanan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, "Ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay." At sinabi niya sa akin, "Isulat mo. Maaasahan na totoo ang mga salitang ito." Sinabi pa rin sa akin, "Naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ng walang bayad na tubig mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang kakamtin ng magtatagumpay. At ako'y magiging Diyos niya. Siya na may magiging anak ko. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Sila ibubulid sa lawa na naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan." Ang isa sa pitong anghel na may dalang pitong mangkok na puno ng pitong huling salot ay lumapit sa akin. Wika niya, "Halika at ipakikita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero." Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na hasping sinlinaw ng kristal. Ang pader nito ay makapal at mataas at may 12 pinto.
bawat isa ay may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. Tatlo ang pinto ng bawat panig. Tatlo sa silangan, tatlo sa timog, tatlo sa hilaga at tatlo sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng kordero. Ang anghel na nagsalita sa akin ay may hawak na gintong panukat upang sukatin ang lungsod, ang mga pinto at pader nito. Parisukat ang lungsod. Kung ano ang haba ay saring luwang. Sinukat ng anghel ang lungsod. 2,400 kilometro ang haba at ang luwang gayon din ang taas. Sinukat din niya ang pader. 216 na talampakan ang taas ayon sa panukat na dala ng anghel. Batong haspe ang pader at ang lungsod ay lantay na ginto. Makinang na parang kristal. Nahihiyasa ng lahat ng uri ng mahalagang bato ang saligan ng pader. Haspe ang una, sapiro ang ikalawa, kalsedonia ang ikatlo, esmeralda ang ikaapat, onise ang ikalima, cornalina ang ikaanim, crisolito ang ikapito, berilo ang ikawalo, topacio ang ikasyam, crisopraso ang ikasampo, hasinto ang ikalabing isa, at ametista ang ikalabing dalawa. Perlas ang 12 ginto. Bawat isa'y yari sa iisang perlas. Lantay na ginto ang lansangan ng lungsod at kumikinang na parang kristal. Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero ang pinakatemplo doon. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang liwanagan ng lungsod pagkat ang kaningningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon at ang kordero ang siyang ilawan. Sa liwanag nito ilalakad ang lahat ng tao at dadalhin doon ang mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. Mananatiling bukas sa buong maghapon ang mga pinto ng lungsod sapagkat hindi nasasapit doon ang gabi. Dadalhin sa lungsod ang yamat dingal ng mga bansa. Ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang sinumang gumagawa ng kahihiyan at ang mga sinungaling. Yaon lamang may mga pangalang nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makapapasok sa lungsod. Kapitulo 22. Ipinakita rin sa akin ang anghel ang ilog na nagbibigay buhay. Ang tubig nitong sinlinaw ng kristal ay bumubukal sa trono ng Diyos at ng kordero at umaago sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa makabilang panig ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang bunga nito iba't iba bawat buwan at nakaluluna sa sakit ng mga bansa ang mga dahon nito. Walang masusumpungan doon anumang sinumpa ng Diyos. Matatagpuan sa lungsod ang trono ng Diyos at ng kordero, at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang mukha at masusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Dooy walang gabi, at hindi na sila mangangailangan ng mga ilawan o ng liwanag ng araw, pagkat ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila at maghahari sila magpakailanman. At sinabi sa akin ng anghel, maaasahan na totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos, na nagkaloob ng kanyang espiritu sa mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon. Makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako. Mapalad ang tumutupad sa mga hulang nilalaman ng aklat na ito. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Ngunit sinabi niya, huwag, ako may aliping tulad mo, tulad ng iyong mga kapatid na propeta, at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito, ang Diyos ang sambahin mo. At sinabi rin niya sa akin, huwag mong ililihim ang mga hulang nasa aklat na ito, pagkat malapit nang maganap ang mga ito. Ang masama ay magpapatuloy sa pagpapakasama,
ang marumi sa kanyang pagpapakarumi. Ngunit ang mabuti ay magpatuloy sa pagpapakabuti at ang banal sa pagpapakabanal. Makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuutan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Subalit maiiwan sa labas ng lungsod ang mga buhong, mga mangkukulam, mga mapakiapid, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at mga sinungaling sa salita at sa gawa. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito ay ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako'y mula sa angkan ni David. Ako ang maningning na tala sa umaga. Sinabi ng Espiritu at ng babaeng kakasal, halika. Lahat ng nakaririnig nito ay magsabi rin, halika. Lumapit ang sinumang nauuhaw. Kumuha ang may ibig ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad. Akong si Juan ay nagbababala sa sinumang makarinig sa mga hulang nasasaad sa aklat na ito. Sa sinumang magdagdag sa nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. At ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga hulang nasasaad dito, ay aalisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay, at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Sinasabi na nagpapatotoo sa lahat ng ito, tiyak na nga, darating na ako. Amen. Sana'y dumating ka na, Panginoong Jesus. Naway kamtan ng lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesus.